Ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, "Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon." "Ayoko po," tugot niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. "Opo," tugon nito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? "Ang nakatatanda po," sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masamang babae, nauuna pa sa inyong pasako sa paghahari ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit, pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya." Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Parte ng pagiging bata natin ay ang minsang mautusan ng ating mga magulang sa bawat pagkilos ni nanay, bawat pagkilos ni tatay, ay hindi may iwasan na utusan tayo nung tayo mga bata. Pagka magluluto si nanay, hindi may iwasang magpabili ng mga kakailanganin niyang sangkap sa tindahan. O kaya naman pag si tatay ay dumating mula sa trabaho, hindi may iwasan na tayo mautusan na kahit magabot man lamang ng kanyang panyapak sa bahay. Parte ng pagiging bata ang nauutusan at madalas siguro naalala natin, inis na inis tayo pag nauutusan tayo. Bakit? Kasi gustong-gusto natin ang naglalaro at ayaw na ayaw nating naiistorbo kapag tayo ay naglalaro. Ngunit habang tayo ay dumalaki, tumatanda, merong satisfaction kapag nasusunod natin yung mga gusto ng ating mga magulang. Merong satisfaction kapag nakita natin sa mga mukha nila yung ngiti. Dahil kahit tayo matatanda na, naging masunurin tayo sa kanila. Mapapansin natin sa Ebanghelyo sa araw na ito, ang dalawang anak. Yung isa, inutusan pumunta sa ubasan upang magtrabaho. Ngunit ang sabi niya, hindi siya pupunta. Bagaman nagbago ang kanyang isip at pumunta at nagtrabaho sa ubasan. Ikalawa namang anak ay nagsabing pupunta. Ngunit taliwas sa kanya sinabi, hindi siya pumunta ng ubasan. Tinanong ngayon ng Panginoong Hesukristo, sino ngayon ang sumunod sa kalooban ng kanilang ama? At malinaw sa lahat ng nakikinig na ang sumunod sa kalooban ng kanilang ama ay iyong nagsagawa nito. Diba napansin natin na nasa Ebanghelyo, hindi sapat yung salita lamang. Ang importante ay yung sundin mo yung iniutos sa iyo. Kaya naman mga kapatid, ito ang hamon sa atin na Ebanghelyo. Tayo ba ay sumusunod sa kalooban ng Diyos? Sa pagsunod ba sa kalooban ng Diyos, ito ba'y ginagawa natin ng buong puso? O labag sa ating kalooban? O tayo ba ay kagaya ng pangalawang anak na ang pananampalataya natin ng ating pagiging Kristiyano ay salita lamang, sa pangalan lamang? Huwag nating kalilimutan na ang pananampalataya at pananalig ay laging may kaakibat na pagsunod sa kalooban ng Ama. Sa Ebanghelyo napansin natin yung unang anak na nagsabing hindi pupunta, ngunit sumunod sa nais ng kanyang ama, at yung ikalawang anak na nagsabing pupunta, ngunit hindi isinagawa ang kalooban ng kanyang ama. Ngunit hindi natin napansin
ang ikatlong anak. Ang ikatlong anak na ito, hindi lamang nagsabi na susunod siya sa ama. Sinagawa niya ang kalooban ng ama. Ang anak na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na siyang dapat nating tularan sa pagsunod sa kalooban ng ama. Siya na sumunod hindi lamang sa salita, kundi pati sa gawa. Nawa ay matularan natin ang ating Panginoong Jesus habang tayo ay patuloy na naglalakbay sa gitna ng kadiliman ng pandemya ito. Naway huwag nating malimutang sumunod sa kalooban ng Ama. Nawa isabuhay natin ang ating pananampalatayang Kristiyano. Magandang umaga mga katotoo.